Ang dali lang pala gumawa ng siomay, walang kahirap-hirap, charot. Napakasarap pa neto dahil homemade talaga. Gagamit nga lang ako dito ng kalahating pork giniling. At dito naman sa food processor ay pinagsama-sama ko nang nilagay yung onion leek, sibuyas at saka carrots. Katapos ay gigiling ko nga lang yan ng mga ilang minuto. After ng mga ilang minutes ay eto na ngayong kinalabasan, pinong-pino. Katapos nga yan, nilalagay ko na nga sa mixing bowl na may giniling. At ayan, after ko ang masali na maglalagay naman ako ng pampalasa tulad ng asin at paminta. At para nga mas malasa ay maglalagay din ako dyan ng oyster sauce. Naglagay din ako ng isang kutsarang sugar at 1/2 cup na cornstarch. At maglalagay din ako ng isang pirasong itlog. At ayan, hinalo ko na ang mabuti hanggang sa maghalo yung mga ingredients. So ayan, after ko ang mahalo ay eto, mag-start na nga ako na magbalot. Nabili ko nga pala yung molo wrapper sa palengke ng 30 pesos. At para pantay-pantay nga yung gagawin kong siomay, gumamit lang ako dyan ng isang kutsara na panukat. Ganito nga lang pala ang pagbalot ng siomay. Kailangan ngayon nakalagay sa kamay mo, pagkatapos ay diin-dinan mo nga lang gamit nga yung dulo ng kutsara. Hindi nyo nga mag-gets yung sinabi ko, panoorin nyo na nga lang na mabuti itong ginagawa ko. At eto na nga lahat yung mga nagawa ko, o diba ang dami? At dahil na parami nga, kaya naman nilalagay ko nga yung iba sa Tupperware. Siomay nga itong ginawa natin, kaya naman hindi nga mawawala yung chili garlic oil. Masarap kasi ang siomay pag maanghang. Ilagay ko na nga pala sa food processor yung nabalatan kong bawang at siling labuyo. Gigilingin nga ulit natin yan para maging pino. O diba, gamit na gamit ko talaga itong food processor. Kaya naman kung gusto nyo nga rin, ilalagay ko na nga lang yung link sa comment section. So ayun na nga, naglagay na nga ako ng mantika sa kawali at nung mainit na, sinausaw ko na nga rin dyan yung atswete. Pagkatapos, nilagay ko na nga rin yung nagiling kong bawang at siling labuyo. Nalo ko nga lang ng bahagya, then naglagay naman na ako dyan ng pampalasang asin, paminta at saka oyster sauce. At para naman tumagal itong ating chili garlic oil, ay maglalagay lang ako dyan ng 2 kutsarang vinegar. Halu-haluin lang natin para mag-combine yung mga pampalasa. Tuloy-tuloy nga lang natin yung paghalo hanggang sa maluto. At fast forward, eto na nga ang ating chili garlic oil. O diba, ang dali lang din itong gawin. So ayan, mag-start na nga rin pala akong mag-steam ng siomay. Nagpahid lang ako dyan ng cooking oil para hindi dumikit. Pagkatapos, ay isa-isa ko na nga rin nilagay yung mga siomay. Finally nga, ay nagamit ko na nga rin itong bago kong steamer. Electric steamer nga to from Hodec at napakalaki rin niya. 4 liters na kasi yung binili ko para nga makakapag-steam na ako dyan ng marami. May mga size pa nga to, kaya naman may pagpipilian pa kayo kung ayaw nyo ng ganito kalaki. O diba, napakaganda, aesthetic at pangyayamanin pa. Pero huwag nga kayo dahil mura ko lang yan nabili. Kaya kung gusto nyo rin to ay alam nyo na kung nasaan yung link. Nasa comment section or sa yellow basket. So ayan, after nga ng 30 minutes ay naluto na nga rin yung ating siomay. Sa isa ko na nga hinango, pagkatapos ay naglagay naman ako sa ibabaw ng fried garlic. Then gagawa naman ako ng sausawan na toyo at pipigan ko nga lang yan ng kalamansi. Pagkatapos ay naglagay lang ako sa ibabaw para kunwari maganda yung plating, char. Then huli ko na nga nilagay yung chili garlic oil. At eto na nga, hindi nga mawawala dyan ang tikiman portion. Sobrang sarap talaga nito mga mare, nagustuhan nga ng anak ko at nagpapagawa ulit siya. Iba talaga pag homemade, sobrang sarap, kaya gawa na rin kayo.